Sa ating programa ngayon, dumulog ang isang ginang na may cancer. Halina, pakinggan natin ang kanyang kwento upang mabigyan ng ayuda on the go. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Mariana Lintulalian at may dalawang anak. Mahigit isang taon na po ako nakikipaglaban sa sakit kong acute myeloid leukemia na aggressive leukemia po na sakit sa dugo or cancer sa dugo po. Ako po ay lumapit sa Ayuda on the Go na nagbabaka sakali po matulungan nila ako. Magandang hapon pong muli sa inyo pong lahat. Ito naman po ang isa pang edisyon ng aming programa, ang Ayuda on the Go, dito po sa News on C. Ako po si Tony Arsenal. Magandang hapon at ako naman po si Lea Soriano Rivera. Ito po yung segment na nagbibigay po ng oportunidad para ko makatulong sa ating mga babayan. Kaya po nabuo ito pong Ayuda on the Go. Yes, at sa pagkakataon pong ito, ay makakasama po natin dito sa ating studio ang isa po nating kababayan na mayroon pong cancer. At siya po ay si Maria Hanilin Tolalian. Yan. Mm-hmm. Magandang hapon. Magandang hapon po. Yan. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Sa kayo po ang husband. Oh, ano po pangalan niyo, sir? James. James, Sir James and Ma'am Hanilin. Opo. Ayan. At ang kanilang ang kanyang kondisyon po ay meron po kayong acute myeloid leukemia po. Acute myeloid leukemia. Ano po yung pagkakaiba niya sa ibang kaso ng leukemia? Yung case ko po kasi very aggressive po siya na cancer of the blood po, na hindi po nagpo-produce ng normal cells yung bone marrow po namin. Mm-hmm. Yung akin po, based po doon sa pag-aaral nila sa genetic studies po na tinatawag, I have monosomy 7 po, na mahirap po siyang puksain. Mm-hmm. Kailangan po, IV chemotherapy ang treatment na gagawin po namin. Unlike po sa ibang leukemia, like CML o yung chronic na leukemia po, na tablet lang po yung ginagamit nila para makontrol po yung leukemic cells sa katawan or sa blood po nila. Gaya nung sinabi mo kanina, no, hindi siya namamana. So, saan siya pwedeng makuha? Based din po sa mga hematology or sa mga doktor po, wala pa pong pag-aaral na namamana po siya. Tinitignan po daw nilang cause or sa pag-aaral, galing or nakukuha siya sa mga benzyne, yung mga chemicals po na nalalangha po natin. Mm-hmm. Sa mga factory po, kung malapit po yung tinitirahan nyo, yung environment, more on factory po nakapalibot sa bahay. Yun po yung pinaka main cause ng ano po. Mm-hmm. Then siguro po sa mga preservative din po na kinakain natin. Lifestyle din, lifestyle po. Lifestyle, sa food, no? Opo. Stress po. Ayun, yung stress. Numero unong kalaban ng mga tao ang stress. Lalo na sa panahon ngayon. Totoo po. Okay. Anyway, ma'am, kanina na banggit mo rin na nakapag chemotherapy ka na. Yes po, ma'am. Bali po nakapagtapos na po ako ng chemo cycle ko po. Nag-start po kasi ako last year ng June. Mm-hmm. Yung start ko po ng June, hindi po kasi ako tinabla ng gamot. Kumbaga po ang tawag nila is refractory. Then, umulit po ako ng mataas na chemotherapy ng August. Then, by God's grace po, na sinasabi ng mga doktor na 6 months na lang yung itatagal ko. At I have 40% chance sa chemo. Binigay po ni Lord, nag-remission po ako. After po nun, dumiretso po kami sa consolidation. But ideally po, dapat transplant na po yung kasunod nung chemotherapy ko na induction. Yung induction po na tinatawag yung mataas na gamot. Dapat po, diretso na ako sa transplant. Since dito po sa Pilipinas, very roughly po ang price ng transplant. It costly 3 million po. So natapos ko po yung chemo ko ng January 2019. Nakipagsapala lang po kami sa chemo. Syempre hindi po kasi kami nawala ng pag-asa na through chemo po, gagaling na ako at di ko na kailangan ng transplant. After 3 months po, yun po. Na sa gawa po ng bone marrow biopsy, yung kukuha po ng dugo, sample ng dugo sa bulalo. Then lumabas po, relapse po ako. Times 3 po yung tinaas nung blast ng leukemic cell ko kumpara po sa una akong na-diagnose. Ang ibig sabihin ng relapse,
bumalik po yung leukemic cell, which is very aggressive na po siya. Kumbaga, mas matindi na po yung tama niya dun sa bulalo ko. Naging daylan po na pagpipili sa amin ng doktor kung mag-go po kami sa salvage chemo na tinatawag. Mm-hmm. From the word salvage po, isa salvage po yung buong bulalo ko. Mm-hmm. Tatanggalin niya po lahat from good cell to bad cell po. Mm-hmm. So wala pong matitira. At yung isang option po ay quality life na lang po sa labas. Kumbaga, kasali na lang po kung kinakailangan, kung gusto ko po makasama yung mga mahal ko sa buhay, at ayoko nang magstay sa hospital, yun po ang option sa akin. Pero yung findings ng doktor, kailan posibleng simulan yung transplant? Once na mag-remission po ako, yung remission po kasi, kailangan po dadaan pa rin po ako sa chemotherapy. Mm-hmm. Kailangan po mag 0.1% po yung blast dun sa test na gagawin after chemotherapy. Mm-hmm. Kapag na-achieve po namin yung tinatawag ng mga doktor na remission, kailangan po next step ay transplant na po agad. Agad-agad. Kasi yun lang din po yung possible cure po talaga sa ngayon, na makakapagprolong po ng buhay ng mga may leukemia, na katulad ko pong acute leukemia, na hindi po na nadadaan din po talaga sa gamot. Sa abroad po kasi, ma'am, pag nag-chemo, diretso transplant. Dito po kasi sa atin, sobrang mahal po, hindi po naman lahat nakaka-afford ng chemo at saka transplant po. So, kapag wala ka pang transplant, sugal lang po talaga. Sugal ng sugal sa buhay. So ngayon, ma'am, nakailang cycle ka na po? Mula po na nag-relapse ako, ma'am, nitong April 2019, nakaisang salvage chemo po ako nitong June. Mm-hmm. Bali, post chemo po ako, kalalabas ko lang po ng hospital 2 weeks ago po. Mm-hmm. Yung lumabas po sa BMA ko or bone marrow aspiration, bumaba naman po siya ng naging 2.0% na lang po yung blast ko. Pero as per doctor pa rin po, hindi po yun yung goal ng chemotherapy ko ngayon. Kasi relapse po yung case ko at kailangan ma-achieve po namin yung 0.1 na result. Kasi mataas nga, 2.0. Dapat 0.1 po, bago po siya mag-transplant po. So gagawin yung chemotherapy hanggat hindi na-achieve yung 0.1? Opo, po ba? Opo, tama po. Okay. So, kailangan talaga mapababa siya. Kailangan ko po ulit mag-undergo ng salvage chemo po ulit na tinatawag. So, kailan yun pwedeng gawin? As soon as possible po. Kaso, syempre, kalalabas lang po namin ng ospital. Hindi pa po nakaka-recover yung mga ugat ko. Wala na nga po silang mahanap kasi ang chemotherapy po ginagawa sa katawan ng isang patient, pinaninipis niya po or may possible po na talagang lumubog na siya, mawala kasi dahil po sa gamot na pinapasok po sa katawan namin. Then, syempre po, yung financial po. Hindi pa po kami ready ulit kasi kalalabas ko nga lang po. Sa isang session, gaano kalaki ang inuubos ninyo? Let's say yung chemotherapy na yan. Sir, sa gamot. Sa salvaging, ha? Opo, sir, sa gamot pa lang po, yung costly niya po, umaabot po talaga siya na ng 100 plus thousand po. Kasi yung gamot po, hindi lang po siya isang beses ini-infuse sa amin. So, may protocol po na 6 days. Yung sa akin po kasi 6 days po yun, araw-araw po. At yung gamot po na isa sa salvage chemo ko, sa India po siya in-order. So, wala po siya sa Pilipinas. Kaya, imported pa. Yes, ma'am. Kaya po, may pagkamahal po talaga siya. Itong mitosantrum. Opo, mitosantrum. Mitosantrum. 9 milligram. So, sa India pa yan. Sa India pa pala ito. Mm-hmm. So, kailangan. Sa loob ng isang linggo, 6. So, 60,000. Nandiyan yung computation. May computation. May computation na kulang-kulang po. Kasi sabihin na talagang kulang-kulang. Konting kembot na lang po, ano yan, 100,000. Tama, 100,000. Kaya nandito ngayon si Ma'am Hanilyn Tulalian. Para po, syempre, ma-endorse po natin siya sa mga agencies na nagbibigay ng tulong, mga ahensya ng gobyerno, mga opisyal ng gobyerno na may kakayahan po para magbigay po ng financial assistance o medical assistance kay Ma'am Hanilyn. O, kasi medyo hindi ganun kadaling hanapin, Oh. Kailangan talaga meron tayong
pupuntahan, direktang pupuntahan para masagot itong financial assistance na to. Kasi 100,000, malaki ito. No? At saka sila ma'am, meron din silang mga iba't ibang paraan din para makalikom ng pondo. Opo. Di ba? Kaya ano, kaya kailangan siguro dahil po sa ano, dahil nga po sa itong programa ng Ayuda on the Go ay ang magiging ano po, magiging stepping stone po ninyo para makakuha po tayo ng tulong sa maraming ating mga kababayan. Po. Pwede rin po dito po sa atin sa News on Sea, meron sa ating Facebook page. Ayan, pwede po kayong makipag-ugnayan po sa atin sa pamamagitan po ng private messaging na lang po. No, yung sino po yung may mga ginito ang puso diyan, 'di ba? Sabi nga nila, yung mga nakakaluwag-luwag, 'di ba? Yung may mga extra. Correct. 'Di ba? O para mabigyan po natin ng ano, ng chance ano, si Ma'am Hanilina. Mm-hmm. Diba na makasama pa niya yung kanyang ano. Mahal sa buhay siyempre. And then, po yung two kids ko. Kung sakali man, hindi po makapagpadala ng message, maaari po, nyo, maaari po kayong tumawag ano, sa si aming sir, pong linya ng telepono. Ano, tsaka si sir, bakit daw yun, bakit nga ba yung dalawang anak? Siyempre yung pamilya, mahal sa buhay. Yung pong phone number mga kabayan, ha, maaari po niyong makuha, no? Matawagan dito po sa office namin sa 400-5708. 02-400-5708. Yan po yung line na po pwede niyo pong tawagan just in case po na mag-inquire. Yan pong mga kababayan natin na sabi nga ni Partner Leia ay nakakaluwag sa buhay. At saka si ma'am, para po direktan yung makausap o kaya po makapagtanong po kayo kay Ma'am Maharilyn. Yeah. Saka kay Sir James, ayan, pwede niyo pong ibigay yung inyong mga contact numbers. Importante po yun. I-dedictate po na lang. Ako. Pwede niyo po kaming makontak sa number na Globe. 0916-480-8516. Ayan. Sa Smart naman po, sa asawa ko po, 0947-986-0449 po. Maraming salamat po at sana po makarating po sa kanila yung tulong na hinihingi po namin. Lalo-lalo na po sa Ayuda on the Go. Maraming salamat po sa opportunity. Hindi lang po ako yung matutulungan nyo kasi gusto ko pa po makasama yung dalawang anak ko. Aliliit pa po kasi sila. Gusto ko pa po silang palakihin. Makita po yung success nila sa pag-aaral po. Gusto ko po silang alagaan ng normal. Yung hindi po sila lumalayo sa akin kapag sila po yung may sakit. Kasi ang hirap ng sitwasyon ko na ako po yung magulang, ako yung nanay. Pero pag nagkakasakit po sila, kailangan nilang lumayo sa akin. Kasi mahahawa po ako sa kanila ng simpleng ubo ay pwede pong maging pneumonia sa akin. Gusto ko po matapos yung journey ko sa battle na to. At sana po samahan niyo po ako. Maraming salamat po. Ayan, medyo, ha? Mga kababayan, ano? Doon po sa mga nakapanood, nakarinig po ng panawagan ni Ma'am Hanilyn, ano? Maaari po kayong tumawag personal po sa kanya at maaari din po kayong makipag-ugnayan dito po sa amin sa office ng News on Sea. And then, yun pong mga kababayan natin, ano? Meron pong fundraising na ginagawa po, ano? Yung pong mag-asawa. Ito pong t-shirt, ano? Meron pong t-shirt na pinapakita sa atin, ayan, yung pong heel cancer, ano? Oh, suot ni Sir James. Suot ni Sir James, ayan po yung t-shirt, ano, para makadagdag po doon po sa mga gastusin, ano? Ito pong mag-asawa dahil hindi po ganun kadali yun pong pag-resolba dito po sa problema ito dahil leukemia po itong sakit na kinakailangan pong matugunan ng mas mabilis na panahon sa mas mabilis na pagkakataon dahil gusto po nila ay makasama nila ng mahabang panahon pa ang kanilang pamilya. Oh,
Bukod dito sa t-shirts, ma'am, meron ding ibang mga ano, yes, no? Yes po, ma'am. Goods, mga... Bali po, meron po kaming pastillas, crinkles, for akos po. Kutkutin for akos po. Sakutkutin po yung mga peanuts po na... nasa battle po siya. At meron din po kaming... Ito po, yung t-shirt for akos po. So... nakalagay po dyan, for nothing is impossible with God. So, naniniwala po kami dito. Paano, ano? Paano sila makaka-avail yan, ma'am? Just in case. Facebook. Opo, pwede nyo po akong i-message sa Bone Marrow for Better Tomorrow's po na page. Doon po nakalagay lahat nung for akos ko po or for fundraising na merchandise po. Naka-update din po doon yung mga nangyayari po sa akin during chemo and after chemo po. So doon po naka-post kung saan po pwedeng magpunta yung mga blood donors po na pwede pong magbigay ng dugo sa mga katulad ko pong nangangailangan na madugtungan yung buhay ko po. Kasi napakamahal po ng dugo. Sa dugo pa lang po, sobrang ginagapang na po namin siya. Kaya yung pag-a-avail po ng mga sumusuporta po sa akin kahit hindi ko po kilala, sobrang naking tulong na po nung binibili nila sa aming merchandise po. Kasi hindi po ganun kadaling kumuha po ng donor din. Kasi hindi naman po lahat mapi-please natin, ma'am, lalo na may mga trabaho po. Correct. Yun po. By the way, ano yung type ng blood na sinasali sila? O positive po ako, pero po any type of blood naman po tinatanggap ng blood bank kasi po balang pinapalitan na lang po nila yung masasalin sa akin. As of now po, nag-iipon na po kami kasi may 5 utang pa po kami sa blood bank na possible po na hindi kami mapahiram kasi kailangan ko po muna siya mapalitan. At magkikimo na po ko sa first week po ng August. So nananawagan na po kami. Advantage ko na po sa mga willing po at open po ang puso na tumulong. Yung dugo nyo po mahalaga pong bagay sa amin. Isang bag po ng dugo, madudugtungan nyo na po yung buhay namin. So any blood type po, O positive po ako, pero any blood type can do po. Pwede po kayong magpunta sa UST Blood Bank. Sabihin nyo lang po yung pangalan ko, Maria Hanilin Tulalian, at magdo-donate po sila. Valid ID lang po ang requirements. So, sana po, pag available po kayo, konting oras lang po, sana po matulungan po nila. Muli po mga kababayan, ano, sa mga nais pong magbigay ng inyong sumbong o reklamo o mga panawagan po, maaari po kayong magsadya sa aming pong tanggapan dito po sa 7th floor ng Recogent Building, Aguirre Street, Legazpi Village, Makati City. At bukas po kami mula alas 8 hanggang alas 5 po. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. At maaari din po kayong mag-post sa aming pong FB page sa News on Scene. Para po sa mga nais na lumapit sa atin dito, kung meron po kayong ilalapit na tulong o kaya naman po sumbong o reklamo, maaari po kayong magsadya dito po sa aming tanggapan sa 7th floor ng Recogen Building, Aguirre Street, Legazpi Village, Makati City. O kaya naman po ay mag-post o kaya ay mag-komento, mag-message po sa aming Facebook page sa News on Scene. Ayan. At bukas po ang aming tanggapan, alas 8 ng umaga ng alas